Magandang gabi po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Isa pong kagalakan ko na sa gabing ito ay maging kabahagi po ninyo sa limang gabi ng Revival Nights. At salamat sa Panginoon dahil kami ng mga daughter churches ay mayroong tutularan, may huwaran ang inang iglesia. At kumbaga po ay dahan-dahan ay atin pong dinadala sa daughter church yung mga ginagawa po dito sa mother church dahil kikita ko rin po at nakikita namin na ito naman ay talagang napaka malaki ang nagagawa sa pagunlad ng iglesia ng Panginoon. At sa gabi pong ito, nagpapasalamat ako sa pagkakataon na maging kabahagi nga po. Ang ibinigay po sa akin na paksa ay breakthrough from spiritual battles. So, nung una pong ibigay ito sa akin ni Pastor, talagang todo pospos ng pananalangin. Kasi spiritual battle ang tema na ibinigay po sa akin. Then, nadagdagan pa ang pananalangin dahil ang teksto ay sa 1 Samuel chapter 17. Ano po? Sabi ko, paano kaya maiugnay yon sa spiritual battle? Ano? But anyway, salamat sa Panginoon. By His grace, ano po, ay andito tayo para po ma-deliver ang message about breakthrough from spiritual battles. So, ang text po natin ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 17 verses 1-54. So, medyo mahaba po siya, but nais ko pong basahin yung highlight ng bahaging yun ng buhay po, isang bahagi ng buhay ni Haring David. Ay no, kahit po yung mga bata na nandito ay kabisadong-kabisado na ang kwento na ito. Di ba? Natatawa si sister eh. So, alam na yung kwento. Ano po? But the way, by the way, ganito po, nais ko pong basahin yung verse 41, yung pinaka-highlight ng event na yun. Ano po? At ganito po ang sinasabi, 1 Samuel chapter 17 verses 41 and the following verses, ganito po ang salin sa pagkakasulat sa salin ng magandang balita Biblia. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?" At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito at nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw. Ngunit lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipakakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay. At makikita ng lahat na narito na makapagliligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Siya'y makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin." Nagpatuloy ng paglapit si Goliath, patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinaman ito sa noo. Bumao ng bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamagitan nga ng terador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak.
At patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliath, minunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Nang makita ng mga Pilisteo na patay na ang kanilang bayani, sila'y nagtakbuhan. Nagiyawa naman ang mga Israelita, lusob, lusob, mga kasama. At tinugis nila ang mga Pilisteo hanggang sa Gat, sa may pagpasok ng Ekron, naghambalang sa daan ang bangkay ng mga Pilisteo mula sa Araim hanggang sa Gat at Ekron. At nang magbalik ang mga Israelita buhat sa pagtugis sa mga Pilisteo, inalughog nila ang kampo ng mga ito at kinuha ang lahat ng kanilang maibigan. Dinala ni David sa Jerusalem ang ulo ni Goliath, ngunit iniuwi niya ang mga sandata nito. Purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. Sandali po tayong manalangin. Aming Amang nasa langit, minsan pa kami po ay dumudulog sa iyo pong harapan. Nais po naming humingi ng iyo pong tulong ng Banal na Espiritu upang ang iyo pong nais na iparating sa bawat isa sa amin ay talagang maunawaan ng bawat isa. Samahin niyo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita, sa aming pakikinig, at tunay nga po na mangyari ang iyong kalooban sa aming kalagitna at sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pinamagatan ko po itong God is our champion. God is our champion. Una po, in-outline ko muna yung atin pong, sa introduction, we are at war. Okay? The evidence is all around us. Child abuse, epidemic drug, alcoholic addiction, random murder in the streets, corruption, the public, and even a private offices. So, talagang mayroong gera na kinakaharap tayo. No? Pero siyempre, mas matindi yung spiritual battle na atin pong kinakaharap. Okay. In-outline ko muna po ito. Mas lalo nating makita yung kabuuan ng pangyayari. First, Philistines challenge verses 1 to 11. Let us meet first the Philistines champion. Okay? At nandito yung kanyang credentials. Si Goliath. So alam po natin yan. Si Goliath ang ipinagmamalaki ng mga Pilisteo. Tali sa isang bahagi ng Banal na Kasulatan ay ginamit po na a champion. A champion. Doon sa NIV version, doon sa verse of 4. Okay? So si Goliath, kanyang credential as champion, first, his own place, Gat. Yung Gat po ay was known as residence of the Anakim, men of great stature. Makita po natin yan sa verse 4, then sa Joshua chapter 11, verse 22. Ang Anakim po, sila ho ay angka ng mga higante, ng malalaking tao, mga higante. Then yung place na Gat, it means wine press. It is also one of the five chief cities of the Philistines. So ito ay talagang tanyag, itong lugar na pinanggalingan ni Goliath. Then second, his name, Goliath, it means great. Great. His height or stature niya, mga scholars ay magkakaiba ang palagay, pero sa Biblia, dito sa Magandang Balita Biblia, ay 9 feet tall siya. Pero may mga scholars sasabi na more than that, o mayroong 10 pa nga, then some ay baka mga 11 feet ang height niya. So talagang matangkad. Ano ho, napakalaki nitong si Goliath. His weapon, may defensive weapon siya and offensive weapons. Siyempre, as champion ng mga Pilisteo, then defensive weapons niya, may helmet, shield, armor, breastplate, so talagang siya inababaluta ng panangga. Then, meron din siyang offensive weapons, which is sword and spear. At makita po natin kung
yung spear niya, napakabigat ng dulo nito. Mga around 8 kilos yung pong dulo pa lamang nung kanyang sibat. Ano? So, ganun kabigat. Siguro kung hindi ka lang tamaan o ipapasan sa iyo, medyo mahihirapan ka na na pasanin. Ganun yung kanyang offensive weapons. Then his tactics. Yan. Challenge so a combat. So, ang kanyang hamon ay, dahil siya ang ipinagmamalaki ng mga Pilisteo, ay kailangan lamang, bakit nga ba magpapatayan pa tayo? Isa na lamang, kumbaga, yun po yung kanyang hamon, na magpadala na lamang ang mga Israelita, pumili na lang sila ng isa na ilalaban sa kanya. Ano po? Then, ang condition, pag natalo si ni Goliath, champion ng mga Israelites ay magiging alipin nila mga Israelita. Then, kapag si Goliath naman ang natalo, sila naman ay magiging alipin ng mga Israelita. Pero for 40 days ng kanyang paghahamon, 40 days ng kanyang paghahamon sa mga Israelita, no one, walang sino man na naglakas ng loob. Pagkatang sabi nga po, sa 40 araw na paghahamon ni Goliath sa mga Israelites, ang kanila pong, ito, ang kanilang ramdaman sa verse 11. Chapter 17, verse 11, nang marinig ito ni Saul at ng mga Israelita, nasiraan sila ng loob at natakot. Okay. So, ang alam pong game ni Goliath ay COC. Okay. Clash of Champions. Okay? So, noong pala uso na yon, COC. Okay. So, ang taktika niya ay ganoon. One-on-one battle na lamang. No? Then, mababasa rin po natin doon sa verse 42 up to 44 na isang taktika niya ay to demoralize itong kampo ng mga Israelita. Okay. So, nakita po natin ang bahagi sa kampo ng mga Pilisteo. Then, tama ba? Ayan. So, Israelites camp naman, verses 12 to 40. Yan, makita po natin. Let's meet the king and the soldiers. Sabi nga po dun sa verse 11, they were demoralized, natakot sila. They were dismayed, no? They are afraid. Sa verse 24, makita po natin, natakot sila. Okay? Natakot sila. Okay? So wala silang magawa. No, for 40 days. Kahit yung kanilang hari, kahit yung mga sundalo, yung mga kapatid ni David, si Eliab, si Aminadab, si Sama, ano, may tatlo po siyang kapatid na mga sundalo, okay, ay andun po, wala silang magawa doon sa paghahamon ni Goliath. Then eto, si Jesse, matanda na siya, sinugo niya ang kanyang anak na si David na dalahan ng pagkain, ang kanyang mga kapatid na sundalo, then magdala na rin ng pagkain para sa pinuno noong kanyang ng mga sundalo. So, masunurin naman si David at dinalhan nga niya. Iniwan pansamantala ang kanyang inaalagaan ng mga tupa. Then, pumunta po siya doon sa battlefield, dala yung mga pagkain. At doon niya narinig yung paghahamon ni Goliath. No? Doon niya narinig. Sinasaway pa nga siya ng isa sa kanyang kapatid, si Eliab, no? Nung makita niya na negosyoso itong si David doon sa ibang mga sundalo, nagtatanong kung ano ang magiging gantimpala kung sakaling matalo si Goliath, then tinutugon naman ito ng mga sundalo at yun yung isa sa kanyang kapatid ay nagalit pa sa kanya.
Pero nandun po. Si David ay narinig niya na kinukutya ni Goliath ang Diyos ng Israel. Ano ho? So, siya po ay pumunta kay, o pinatawag actually siya, nakarating kay Haring Saul, yung pong kanyang sinasabi, at andun ho, siya ho ay humarap sa hari, pinagdamit siya o pinagsuot siya ng mga damit ng sundalo, pero mabigat at hindi naman niya kaya, pero nandun po. Ang ginawa na lang niya ay pumulot siya ng limang bato mula dun sa sapa. So actually may kanta pa dyan. No, parang nagkukwento lang ako sa Sunday school ngayon. Okay. Okay po ba? Nire-review ko lang kayo. Okay lang po ba yan, mga kapatid? Okay. Ayan. So, pumulot siya ng limang bato. Then yung pong binasa ko kanina, yun ang yung pangyayari. Sumusugod si Goliath, sinalubong siya ni David. Ito po. Sa chapter 16, may paghahanda na kay David. Ano ho? 1 Samuel chapter 16. Ano naaalala niyo sa chapter 16 ng 1 Samuel? Anointing of David. Okay? Sabi ko, a neglected son but anointed to be the next king of Israel. Diba nakaraan na, pumunta si Samuel sa Bethlehem. Okay? Para i-anoint ang susunod na hari ng Israel. Dumaan na si Eliab, si Aminadab, si Shama, at the rest ng mga kapatid, hanggang papito. Then, sabi ni Samuel, wala ka na bang anak? Ah, mayroon pa nga po, sabi ni Jesse, nandoon sa nag-aalaga ng tupa, nasa parang. Ano? So, pinakaon. At sinabi ng Diyos kay Samuel, siya ang dapat na i-anoint. No? So, nung una, nakalimutan siya, pero siya pala yung inihahanda ng Diyos. Si David ay nasa tamang oras, tamang pagkakataon at panahon. Nahihanda na siya ng Diyos para dito, para pangunahan niya ang bayan ng Diyos, ang bansang Israel. Pero makita po natin dito sa text natin sa verse 26, kilala ni David kung sino ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kilala niya ang Diyos. Sabi po sa verse 26, at gusto ko pong basahin, ganito ang tala. Itinanong ni David sa mga katabi niya, ano raw ang gagawin ng hari sa sino makapatay sa Pilisteyong iyon para malis sa kaya ng Israel? At sino ba siyang hahamon sa hukbo ng Diyos na buhay? So si David ay mayroong ibang konsepto pagkakilala sa Diyos ng Israel. Meron siyang kakaibang, naiiba ang kanyang konsepto pagkakilala sa Diyos. Yung kanyang gagawin ay hindi lamang para makamta niya yung pangako ni Haring Saul, umataas siya, pero ang gagawin niya ay pagtatanggol dahil inaalipusta ang Diyos ng Israel. Ang Diyos na buhay. Then sa verse 31, makita po naman natin na kung gaano katapang itong si David. Ano ho? So, at ayun, hinarap po niya itong si Goliath. Okay? The next part, yan. God's servant defeated the enemy. So yun yung climax ng story natin. At yun po yung binasa ko kanina. Makita po natin dun sa bahaging yon, Goliath defied the God of Israel. Kanyang kinutya, kanya, siya po ay arrogant, defiant. So, patungkol sa kanyang mga sinasabi laban sa Diyos ng Israel. Then, a second, David displayed
his faith and dependency on God. Makita po natin yung kanyang pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, yung kanyang pagsandal sa magagawa ng Diyos. Even though Goliath was 9 feet tall, then si David mga around 6 o baka mas mababa pa ang kanyang height. So, despite of that, andun po, pinakita niya yung kanyang pananampalataya. Ang sabi niya, ang sabi ni David, ang dala mo'y tabak at sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan nino? Ni Yahweh. Sa ngalan ng Diyos, ang makapangyarihang Diyos, ang Israel, na iyong hinahamak. Na iyong hinahamak. Okay. Ano bang nararamdam natin pag ang Kristo natin ay inaalimura? Pinagtatanggol ba natin? Okay? O okay lang? So, si David nandoon, ang kanyang pagnanais na ipagtanggol. Ano ho? Labanan si Goliath in the name of his God, Yahweh, the most powerful, the God of Israel. Okay? Malinaw kay David yung konsepto niya sa Diyos, kung sino ang Diyos. Ano ho? Kung sino ang Diyos. Kaya naman, makita po natin, doon sa huling bahagi, David won the battle because of God. Sa mga pagkikinukwento sa mga bata, madalas ang binibigang pansin ay si David. Ano ho? Pero, mga magulang mga kapatid, ang bahaging ito is about God. Not David. Hindi yung limang bato. Hindi yung sling. Hindi si Goliath. But God. He is the center of this story. The God of Israel. That's why nilagyan ko ito ng title, God is our champion. God is our victor. He is our defender. Amen po ba mga kapatid? The God of David is the same the God na mayroon po tayo. Tama po ba? Ang Diyos ni David ay siya rin Diyos natin. Ang Diyos na buhay, ang makapangyarihang Diyos. Kaya naman, pwede tayong magtagumpay sa anumang pakikibakang espiritual na ating pong kakaharapin. Mga batid, I just want to relate ito pong message natin. Siguro overview lang to. Okay. Wala. Tama ba? Okay. Yan, medyo. Okay. What are the giants we are facing now? Para ma-relate po natin doon sa spiritual battle that we are going through sa buhay po natin. Hindi maikakaila mga magulang mga kapatid that every Christian, ang bawat isang mananampalataya ay nasa pakikibaka. Pakikibakang espiritual. No? Are you aware of that? That we are in the battle? Hello? Okay. Nasa espiritual na pakikibaka po tayo. So, natalo ni David yung giant na si Goliath because sa Diyos. And we can also be victorious in our battle, spiritual battle, because of God. Okay. Una po, let's identify our enemies. At ang inisip ko po, it's just an overview, marahil, ng spiritual battle. Kasi yung spiritual battle ay talagang malawak na
talakayan at maraming mga detalye, but I just want to focus in this part ng spiritual battle just to identify our enemies. Mahalaga na alam natin kung sino ang ating kalaban. Tama po ba? Ano? Mahirap ang mga sundalo na hindi mo alam kung sino ang kalaban mo. So, mahalaga to identify our enemies. General po ito. Una, the first giant is the flesh. Ang laman. Then, research po ito. What is the flesh? So, lumang tipan at sa bagong tipan, meron silang pakahulugan patungkol po sa flesh or laman. Okay? Hindi po natin, kumbaga, thoroughly i-discuss about flesh. I just want to focus on this. Then, isa sa writer, si R.K. Harrison, viewed the word flesh in Old Testament as generally weak, while in the New Testament, he regarded it as the central principle of fallen humanity. Then according to Ray Stedman, it is the urge of self-centeredness within us. That distortion of human nature which makes us want to be our own God. That proud ego. That uncrucified self, which is the seat of the willful defiance and rebellion against authority. So, si yung sentro, ano ho, self, ang sentro talaga yung sarili. Okay? Nangingibabaw yung self-centeredness. Kaya naman, masasabi ko po, ang anumang bagay, ano ho, na ginagawa natin na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, then ginagawa natin ito in a flesh. Okay? Dalawa lang naman yun eh. Tingin ko. Walang neutral sa battle. Okay? Usually, mga nasa neutral, sila usually ang nagiging biktima. Okay. So, sabi naman po sa banal na kasulatan, may mga verses po diyan na ilagay po tayo. Okay? Ang sabi ni Apostol Pablo dun sa ilang mga sulat niya, okay, na our old self is dead. So dahil ito ay kasamang ipinako o napako ng Panginoong Jesucristo, sa Panginoong Jesucristo. So, our earthly nature, apart from divine influence, and therefore prone to sin. So yung flesh, yung laman, prone to sin in oppose God. In oppose God. No? So lumalaban yung flesh, yung laman, ay prone to sin, then ino-oppose niya kung ano yung gusto ng Panginoon. Pero we have a Christian as a new self. Christ lives in us. Amen po ba? Ang Panginoong Jesus ay nasa atin. And therefore, we are no longer slave to sin. We are no longer slave to sin. Every Christian. Kayo po ba isang ayon? We're not slave to sin. Hindi ko sinasabi na hindi na tayo nagkakasala, but we're not slave to sin. Okay? Na yun yung gusto ng flesh, yun yung gusto ng laman. Na tayo ay magkasala, labanan ang Diyos. As I meditate, naalala ko po yung tagpo ng Panginoon Jesucristo, yung temptation ng Panginoon Jesucristo, then I realize yung every temptation ay una is flesh. Gawin mong tinapay ang batong ito. So ano ang tinatarget ni Satan? Yung pangangailangan ng kanyang katawan. Ano ho? Okay.
So, then the rest, makita po natin kung yung estratehiya ng kaaway. That's the first giant. Flesh. Nakikibaka po ba tayo sa gawa ng laman? Sa Galatians chapter 5, makikita po natin doon. Hindi ko na nilagay po, pero basahin niyo po para makita natin yung gawa ng laman. Okay? Noho. Inisa-isa doon ni Apostol Pablo. So, para aware din po tayo, paano natin ito kumbaga malalabanan sa atin pong buhay. Okay? I just want to read Romans chapter 6, verse 12 to 13. Okay? Ang sabi po dito sa Romans chapter 6, 12 to 13, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang mamamatay upang hindi na kayo maalipin ng masamang pita nito. Okay. So, itong sinasabi, huwag niyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang anumang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at inihandog sa Kanya ng buo, ang buo ninyong pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. Then, sulat din Apostol Pablo sa Galatians na yung gawa ng laman ay laging laban sa nais ng espiritu. Ano ho? Magkalaban. Kaya naman, ang sinasabi sa atin, huwag na nating papaghariin ang kasalanan sa ating katawang mamamatay. Huwag nang paalipin sa masamang pita nito. Bagkos paalipin tayo sa katwiran at ihandog ng buo ang ating pagkatao bilang kasangkapan ng katwiran. So, yun po yung unang giant. The second giant is the world. So, literally, it's cosmos, yung ating daigdig. But, of course, hindi yun ang nais kong bigyang pansin. But the world we are referring to is the system of this world which is against God. Which is against God. Ang mundo po natin ay papalayo sa Diyos. Tama po ba? Sangayon po ba kayo sa observation ko? The world ay papalayo, departing from God. No? So, nasa Senado na. Okay? Nasa Kongreso na. Okay. So, let's read this. Isang komentarista, sabi po niya, West commented that much in this world system is religious. At uli, sabi, minaririn po tayo, ang world nagiging religious at ang church nagiging worldly. Okay. But the world system is religious, cultured, refined, and intellectual. But it is anti-God and anti-Christ. Okay? So ito na yung lipunan, ito na yung mundo na atin pong ginagalawan. No? So, actually, we're praying na yung mga batas na nais na mga senador na ipasa na laban sa family, laban sa Diyos, laban sa kanyang salita, at laban sa ating konstitusyon, napipigilan sa panahon po natin, but we don't know sa mga susunod na panahon. Ganon din naman ang nangyari sa Amerika at sa ilang mga bansa. Before, there's a battle sa pagsusulo ng ganyang mga batas, pero anong nangyayari? Naipapasa pa rin yung mga batas na yan. Dahil ang mundo natin, hindi yan kakampi sa gusto ng Diyos. No?
Ang mundo ay hindi lalapit sa Diyos, bagkos ito ay lalayo sa Diyos. Okay. So, there's a command in relation to this. Sa 1 John chapter 2, 1 John chapter 2, verse 15 to 17, ay ganito po ang sinasabi sa bahaging yaan. Okay. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. And I just want to read. Huwag niyong ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin at ang mga karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi saan daw po? Sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang mundo ay laging lalaban sa Diyos. Kakampiyan ni Satanas. Okay? We must choose to be obedient to God and reject the deceptions of the world. Hindi lahat ng masayang ginagawa ay okay sa Diyos. Ano ho? Kasi ngayon, ang para nagiging trend, lalo na sa mga kabataan, kung saan ka masaya? Yan, naririnig natin yan. No. Do it. Diyan ka masaya. Kahit ito'y against the law, against the word of God, then, dahil masaya ka, do it. Pero, ito ay insan laban sa Diyos, laban sa batas ng Diyos, at laban sa kanyang salita. Kaya hindi lahat ng masayang nasisiyahan ka sa iyong ginagawa ay godly. It could be worldly and it is against God. Third, giant is no other than Satan. Satan, it means adversary, accuser, a created. No, kasi may naniniwala po na ang si Satanas ay Diyos na kapantay ng Diyos na kasi merong siya yung Diyos ng kasamaan at ang Diyos natin ang Diyos ng kabutihan. But we do believe that according to the word of God that Satan was a created being. Siya ay nilikha ng Diyos. But a superhuman, ano? Dahil may kapangyarihan din siya. Personal, evil, world power, represented in scripture as the adversary. Sino hong kinakalaban niya? Ang Diyos. At sino pa? Tayo. Ano ho? Both the adversary of both of God and man. Especially tayo po na mga mananampalataya. He deceived Adam and Eve. Okay? And he will also deceive us. All of his plan is against God. All of his plan is against God. He wanted us to rebel against God. Just like what he did. No? Yun ang gusto ng kaaway. Ang magrebelde tayo sa Diyos katulad ng kanyang ginawa. Okay? So, if we are rebelling against God, then we are in the camp of kamkawayan. Camp of Satan. Okay. Ano ho? Malinaw yon. Okay? Either ikaw ay nasa panig ng Diyos o kaya nasa panig ka ng kaaway. So, yun po.
So gusto niya na tayo ay gumaya sa kanya. But we can overcome him. Pwede nating malabanan, no? We can be victorious against him. Amen po ba, mga kapatid? We can be victorious against flesh. We can be victorious against the world. And we can be victorious against Satan. Actually, Satan was defeated 2,000 years ago by the Lord Jesus Christ, our champion, our victor, the Lord Jesus Christ. Natalo na niya. Ano ho? But syempre, para nung mga Hapon, nung tag-Hapon, di naman po ako nabuhay nung tag-Hapon. Okay? So, may mga Hapon, nakasuko na ang Hapon. Pero may mga Hapon sa Pilipinas, they are still fighting. Ano? Hindi nila alam. Nakasuko na sila. Pero still, they are fighting. Nakikipaglaban pa rin sila. So, ganun din naman. Ang kaaway, si Tanas, talunan na siya 2,000 years ago by the Lord Jesus. Okay? Pero, laging nag-o-oppose pa rin siya sa nais ng Diyos. Lumalaban pa rin siya. Ano ho? Ngayon, according to James chapter 4, verse 7, ito ang sabi, anong dapat natin gawain? Submit yourselves then to God. In our part, we have to submit to God. Dapat pailalim tayo sa Diyos. Dahil in our own, we cannot defeat Satan. We cannot defeat flesh. We cannot defeat the world in our own. Just like David. Ang daladala mo, sandata. Pero lalabanan kita in the name of God of Israel. Same of us. We can be victorious because of God in us. Because of God who is with us. We can be victorious. So, anong dapat gawain, mga magulang kapatid? We have to submit ourselves to God. No? Pailalim, pasakop natin ang ating sarili sa Diyos. Then, resist the devil. Sa Tagalog, ang sinabi, labanan ninyo ang diablo. Pero pwede ba yung resist ay Tagalogin natin na ayawan? Pwede? Okay? Pwede siguro. Ano ho? Labanan natin ang diablo or ayawan natin siya. Kasi pag yung term na pag inayawan mo, meron kang decision sa sarili mo. Ano ho? Na gagawin para ma-resist natin, malabanan natin ang kaaway. Then according to this verse, ano ho ang gagawin niya? He will flee from you. He will flee from us. Lalayo sila o siya sa atin. Mga magulang, mga kapatid. Ang mga anak ng Diyos na pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, kailanman hindi dapat matakot sa anumang pakana ng kaaway. Dahil our champion, God is our champion. Jesus is our champion. Nanalo na siya at tayo po'y nasa panig, nasa kampo tayo ng mga panalo. Dahil ang ating Diyos ay panalo na. We can also win our battles today. For sure. We can also win our battles today. Ano man po yung ating, in relation to this, yung first giant, the flesh, the second giant, the world, and the third giant is Satan. So we can call them giant kasi talaga in our own, we cannot defeat them. But because of the Lord Jesus Christ, He is our champion. He already delivered us against the flesh, the world, and Satan. Victory for us Christian is certain because Jesus conquered everything.
Christians are more than conqueror. Let us pray. Father in heaven, we would like to thank you for this night. Andito ka po sa aming kalagitnaan. Dalangin ko po, Ama, that yung message mo po, Panginoon, mula sa buhay ni David at sa mga naibahagi ko, ay makatulong upang talagang kami ay maging aware sa aming pong pakikibaka. At kung alam namin, Panginoon, ang aming kalaban, then by your grace, by your power, ay pwede po naming mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Father, we entrust to you everything, ang aming pong mga buhay. Kayo po nawa ang patuloy na magwagi, manalo sa buhay at sa aming pakikibaka sa buhay na ito. Kayo lamang at wala nang iba ang mabigyan ng karangalan, for you are our champion. This is our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon, mga magulang, mga kapatid. Salamat po.